tatlong babaeng dayuhan ang nasagip sa isang hotel sa Makati City na umunoy pugad ng prostitusyon. Narito ang report ni Bam Alegre. Sa tip ng Chinese Asset, sinalakay ng pulisya ang isang prostitution den sa Evangelisa Street sa Bangkal, Makati. 13 babae ang na-rescue sa Golden Dragon Hotel. 2 Russian, 2 Vietnamese at 9 na Chinese. Ang front nila ay isang low-cost na isang hotel. I think this is a 3 or 4 stories. At nakita na rin natin yung mga kwarto na parang nag-ooperate lang na parang hotel. Pero yun nga, may mga bawat kwarto ay mga babae lahat na nakihintay. Nasabat din ang sari-saring kondom at sex toys. Nahirapan ng pulisya na i-operate ang establishmento dahil eksklusibo lang ito para sa mga Chinese. Kaya dinaan na lang ng pulisya sa diskarte. Meron kaming ginamit na asset, no? At nakapasok nga siya, nakapagbayad siya ng 22,000. At na-identify niya, itinuro niya rin kung kanino binigay yung pera kanina. At binigyan na siya ng kwarto, binigyan na siya ng babae. At doon na, nung nagbigay na siya ng go signal sa amin, at pumasok na yung ating mga raiding team. May 15 kwarto sa bawat palapag nito. 5 Chinese na kliyente ang nadatnan dito ng pulis. Yes, I just walk. You were outside. Okay. Yes, I just walk. Are you friends with these? Do you know these people? I don't know. Ang diskarte nila para makakuha ng mga customer, meron silang lighter, pangkaraniwan sa unang tingin, pero may QR code. At kapag ito ay in-scan, may link sa website na naglalaman ng mga detalye ng kanilang mga kalakaran. Online, nakikita ng mga kliyente ang mga larawan ng mga babae at ang presyo at mga serbisyong inaalok nila. Walang pinag-iba sa lumabas sa pagdinig ng Senado tungkol sa umano'y prostitusyon sa pogo industry. Lumabas na parang pagkaing in-order ng mga pogo worker ang mga babae. Pinakumpiska na ng mga otoridad ang business permit at iba pang dokumento ng Golden Dragon na pinapatakbo umano ng Chinese. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng hotel. Bam Alegre, GMA News.